ang talambuhay ni Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay isa sa mga pangunahing bayaning rebolusyong Pilipino noong 1896. Ipinanganak siya noong Mayo 9, 1875. At isa sa mga katutubo ng Caloocan, isang bayan sa hilaga ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Nicolas de Jesus na may ari ng ilang lupain, isang master mason at karpintero. Ang kanyang ina, si Baltazara Alvarez Francisco, ay isang katutubo ng Novelata, Cavite, at pamangkin ni General Mariano Alvarez, ang pinunong ng magdiwang council sa Cavite at isa sa mga lokal na politiko ng nasabing lalawigan. Noong siya ay 18 taong gulang, isang biyudong nagngangalang Andres Bonifacio ang nagsimulang manligaw sa kanya. Lihim na nagmahalan sina Andres at Gregoria. Hindi sang-ayon ang mga magulang ni Gregoria sa relasyon niya kay Andres Bonifacio sapagkat hindi isang Freemason ang huli. Tinago si Gregoria ng kanyang mga magulang sa isang bahay sa Binondo. Bilang pagsuway sa kanyang mga magulang, pinakasalan ni Gregoria si Andres sa Simbahang Katoliko ng Binondo noong 1893. Kinagabihan ng kanilang kasal, ipinagkaisa silang muli sa isang seremonyang kasal ng Katipunan. Pinasimulan ni Gregorio de Jesus ang Katipunan Woman Chapter na pinamumunuan ni Josefa Rizal. Tinawag siyang Lakambili Princess ng Katipunan at ipinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng Katipunan, kalakip na ang mga selyo, mga gamitan at revolver. Tinahid din niya kasama ni Benita Javier ang unang watawat ng Katipunan na binubuo ng pulang tela na may 3 puting pahalang na letrang K. Noong Mayo 1897, bagamat pinalaya si Gregoria, pinatay naman si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ni Gregoria sa Quiaco Church si Julio Nakpil, isang musikero, alahero at mapagkakatiwalaang kaibigan ni Andres Bonifacio. Nagkaroon sila ng 8 anak ni Nakpil. Nabatay si Gregoria de Jesus noong Marso 15, 1943 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Sa kanyang 10 tagubilin sa mga kabataan, sinabi ni Gregoria na dapat alalahanin tuwing na ang mga banal na aral ng mga bayani na nasawi dahil sa pag-ibig sa bayan.